body hands lagi, napaka-sweet. Pero darating yung punto, minsan meron din pagtangan. Minsan din may conflict, may problema, may quarrel. Ang tawag doon sa ating LQ, LQs, meron din kayo ay may din. But marriage is an assurance na mawawala yung mga LQs na yan. Sabi ng iba, kaya kayo nag-aaway yung mga asawa kasi hindi pa sila pinasal. But it's not an assurance na hindi na kayo mag-aaway. Your LQs, your lover's qualities, will be followed by even more and perhaps bigger ones. Yan ang realidad. Ang tanong eh, how do you handle these conflicts? Thus, let me give you some vitamins. Vitamins ang tawag dito, yung mga tips to ensure the strength and vitality of your relationship as husband and wife. I have for you four vitamin C's in marriage, Cindy and Johnny. Kahit ito lang yung pagdaan ninyo, malaking bagay na ito. And perhaps those who are in a relationship, pwede nyo rin kong subukan ang mga vitamin C's na i-reset ako kina Cindy at Johnny. First vitamin C, Cindy and Johnny, in marriage, communication is important. Keep your communication line open. Always leave room for dialogue. You know, Sid and Jackie, many husband and wife relationships break apart because they couldn't communicate anymore. Hindi na sila nag-uusap, busy, o kaya no time to listen to one another, o kaya dahil lang sa pre-provincial. Pareho kayong katrabaho. So no matter how busy you are, no matter how many miles apart you are, always find time to communicate with each other. Don't let the day pass with issues left unsettled. Di ba nila kung sino mananalo? Ang attitude daw ng kapareha is always, siya dahil siya yung mananalo. Huwag mong isipin na ikaw yung mananalo. Always isipin mo na panalo yung kapareha mo. And don't forget that communication, seen in Japanese, is not always about words. It's not always about talking. Sometimes communication is about silence. It's about listening.